Hello guys, so tuturuan ko kayo kung paano sumakay ng tama sa jeep. So meron tayo ditong 20-seater na jeep. So unahin natin syempre yung driver dito yung uupo. And then, sino nga ba yung pwedeng uupo dito? So either yung kasama talaga ng driver, yung taga-kolekta ng pera, or kung sino na unang dumating sa jeep nung wala pang nakasakay. So sabihin na lang natin na unang dumating. Ngayon, dito na tayo magkakatalo sa 20-seater. Okay, para maliwanagan tayo, i-represent na itong circuit na to yung travel destination ng jeep. So ito yung starting point, tapos ito yung end point. Tapos yung mga heads naman, i-represent niya kung saan bababa yung mga sakay. So yung zombie head, mga ilang minutes lang from the starting point, bababa na. Yung creeper head, kalagitnaan ng biyahe. And then yung skeleton skull, halos end of destination na. Tapos yung wither skeleton, dun sa mismong babaan, yung sa final na babaan na. Okay, so unahin na natin dito sa wither skeleton skull, yung bababa dun sa pinaka end point ng jeep. Sabihin natin sa terminal. So wag na wag kayong uupo kahit anong mang circumstance dito. Sa harap, no? Kasi either abnormal kayo, may sakit kayo sa isip, or buntis kayo, or talagang kupal lang kayo. So ang upuan nyo dapat talaga dito sa dulo. Yan. No questions asked. Diyan kayo uupo. Next naman yung skeleton skull. So alam nyo na yung pattern syempre. Bababa sa kalagitnaan ng biyahe. Tapos yung bababa malapit dun sa terminal na. So dito lang kayo upo sa gitna. Yan. Bahala na kayong dumiskarte kung saan kayo upo dyan. Kahit magkapalit-palit kayo. Kung sa tingin ninyo mahaba-haba talaga yung biyahe ng jeep, huwag naman na kayong upo dito. Yung mga bababa ng ganyan. Sa kalagitnaan dyan dito sa halos dulo na. So paano pag may bagahe kayo, dito nyo ba ilalagay yung bagahe ninyo? Hindi, pwede nyo namang kung clear as much as possible yung mga bagahe ninyo, no, ilagay nyo dito sa dulo. So itong mga bababa sa terminal, ganun talaga buhay, magpasensyahan na lang tayo. Maganda sana kung yung jeep may separate na lagayan ng mga bagahe, pero ganun talaga sa tunay na buhay, no. Lahat tayo naghihirap, kaya yung mga bagahe ninyo, dito nyo dalhin sa pinakadulo para guminhaway buhay ninyong lahat. Next naman, eto, syempre, mga bababa naman saglitan lang, pwede na kayo dito sa harap. Yan. Dito na kayo sa malapit sa babaan talaga. Kasi ilang minutes din naman bababa na kayo. So kung naubos naman na yung sakay, mga nagsibabaan na, tapos matumal na yung mga sumasakay, eh pwede na kayo umasog. Pwede na kayo magsiasugan dyan. Yan. Tapos, kung may sasakay uli, pairamdaman nyo na lang, ganun. Kasi alam ko sa una lang naman karamihan ng jeep nagpupuno, so alam nyo na yun, teknikan nyo na lang. Kung pare-pareho kayo ng iniisip na paginhawahin yung buhay ng isa't isa, panigurado ako, 99% of the time ganito magiging ayos ninyo. Yung mga malayo destinasyon, yung halos dulo na, dito nakaupo. Yung gitna, tas malapit sa endpoint ng jeep, dito sa gitna nakaupo. Tapos yung mga bababa, yung parabang 10 piso lang binabayad, ganun. Dito na kayo sa harap. Tapos yung mga bagahe ninyo, please lang dito nyo ilagay. No? Tapos syempre, meron din tayo payo dito sa driver. So, yung ibang driver kasi nagsasakay ng dalawa dito. So, siguro pag malaki upuan yun, pwede. O kaya dalawang payat, siguro pwede na yun. Sige, pagbigyan na natin, mahirap yung buhay. Tapos yung driver sana, tapos yung conductor, alam nyo naman sana magbilang. Tapos yung kasunduan natin, parang kontrata na yun eh. Pagka 10-seater lang yung, 20-seater lay jeep ninyo. 20 people lay papaupo yan. Ngayon lang, sana i-share nyo tong video para guminhawa yung pagsakay natin sa jeep, yung pagkocommute natin.